Ang FEU o Far Eastern University ay isang kilalang universidad sa Pilipinas na matatagpuan sa puso ng Maynila. Itinatag Hunyo taong 1928 nang yumaong si Dr. Nicanor Reyes Sr. bilang isang pribadong institusyon. Kilala ang universidad sa makulay at mayabong nitong kultura. Maraming mga tanyag na individual ang produkto ng universidad. Ilan na rito sina Vice Ganda, Maha Salvador at marami pang iba, mapa-sportsman, politika o showbiz. Ngunit sa likod ng husay ng mga tamaraw at ng mga makukulay na pasilyo ng FEU, nagkukubli ang mga istorya ng kababalaghang bumabalot sa universidad. Isa na marahil ang kwento ni Maningning Miklat sa pinakatanyag o pinakasikat na university urban legends dito sa Pilipinas, na dito mismo sa Far Eastern University nagmula. Ngunit sino nga ba si Maningning Miklat? Kilala mo ba si Maningning Miklat? Maningning? Naririnig ko siya pero hindi ko siya ganun kakilala. So based sa mga naririnig ko, siya daw yung professor na tumalon sa nursing school. Familiar siya pero hindi, parang hindi ko pa siguro siya nakikita or naging prof dito sa Ang pagkakalam ko kay Maningning, tumalon siya sa nursing building. Tapos mayroon kasi akong pinsan na alumni ng FEU. Madalas daw po siyang naglalakad sa Freedom Park. Kilalang kilala ko yun kasi fine arts course ako and fine arts student ako. Kumakalat din sa course namin. Sa pagkakaalam ko, siya yung professor na nagpakamatay dahil na-depressed. Tapos, maraming factors ata yun eh. Meron pa na iniwan daw siya ng jowa niya. Tapos, nung iniwan siya, buntis pa siya. Pero yung mga kwento sa kanya, hindi iba-iba siya. Sa paglilibot-libot namin sa buong campus ng Far Eastern University at pagtatanong-tanong sa mga tamaraw, ay wala kaming nakuhang konkretong sagot sa kung sino si Maningning Miklat bago pa man mangyari ang malalim na trahedya. Kaya minabuti ng aming team na maghanap ng alternatibong paraan upang makahanap ng impormasyon tungkol kay Maningning. Kaya naman dinala kami ng aming mga paa sa FEU Library upang mag-research sa nakaraan ni Maningning Miklat. Si Maningning Miklat ay pinanganak noong 15 ng Abril taong 1972 sa Beijing, China. Parehong badyaw ang kanyang mga magulang na sina Mario Miklat at Alma Cruz at isang kapatid ni Maningning na si Banawe Miklat. Lumipat sa China ang pamilya Miklat taong 1960 sa kasagsagan ng rehimeng Marcos Sr. Bumalik ang kanilang pamilya dito sa bansang taong 1986 matapos ang unang People Power Revolution. Si Maningning Miklat ay isang dalubhasang makata at pintor. Nakapagtala si Maningning ng mga makatawarang likha, libro at mga pintang nagbigay karangalan sa bansa. Ilan na rin ang kanyang mga libro na Wodeshi o My Poet at Trouble in Paradise. Nagtapos sa UP Diliman at kumuha ng master's degree sa UP at Ateneo. Nakapagturo rin ng art sa IARFA or Institute of Architecture and Fine Arts ng FEU. Taong 2000, pumaindayog ang pangalan niya sa FEU dahil sa pagiging mabait, tahimik at paladasal na guro. Noong September 29, taong 2000, sa edad na 28, ikinagulat ng lahat ng tumalon ng propesora mula sa 7th palapag ng nursing building na ngayon ay senior high school building na. Ayon sa datos ng aming nakalap, sa komunidad ng FEU ay may 3 version ng storya kung bakit nagpakamatay si Maningning. May nagsabing dahil daw sa depression, meron naman dahil daw sa sawi sa pag-ibig, at meron naman dahil daw sa pressure sa trabaho. Nagtago man ng tunay na katotohanan sa sanhi ng pagkamatay nito, nananatili man ang kakilakilabot ng experience ng mga estudyante sa
sa ikapitong palapag ng nursing building. Sa tuwing sasapit ng mga ikaalas 8 ng gabi, may naririnig silang umiiyak at parang may kung anong hangin na siguradong mararamdaman mo na siya nagpapatayo ng iyong paligid. Wala mang malinaw na kasagutan sa kung paano at bakit kinitil ni Maningning Miklat ang kanyang buhay, mananatili sa puso at diwa hindi lamang ng mga tamaraw kundi maging ang buong mundo. Sa talento na ipinamalas ni Maningning Miklat bilang isang pintor at makata. Magandang gabi sir, maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Ako po ay si Edward Tandaya. Edad. Saan po kayo ngayon naninirahan? Anong lugar po? Ako'y naninirahan sa Pasay City. At ano po ang civil status ninyo? Ako'y may asawa na. Matanong ko lang po kung ano po yung alam nyo about sa topic na si Maningning Miklat, yung urban legends niya po? Pagkakaalam ko dyan ay si Maningning ay isang guro ng FPU na nagpakamatay malun sa building noon na ang tawag ay nursing building pa. Ano pa po sa tingin nyo ang mga bagay na gusto nyo pong isama namin sa aming documentary tungkol sa topic po na ito? Siguro yung paano, yung mga dahilan kung paano siya nagpakamatay, dapat siguro yun ay maging konkreto. Hindi siya yung haka-haka lamang na may sinasabing tungkol sa lab dive, may sinasabi naman siya ay nasisiraan ng bait. Siguro yun ang nakikita kong isa sa mga pwedeng maging topic ninyo dito sa inyong documentary. At syempre yung pangalawa, yung pagpaparamdam niya sa nursing building, no, kung saan siya namatay, siguro dapat rin nating malaman kung may connection ba talaga si Maningning doon or baka ibang elemento naman yung nagpaparamdam doon sa building na yun. Bakit naman po sa tingin ninyo ay kailangan namin i-include yung mga suggestions po na sinabi nyo and paano po nito na-describe yung kultura nating mga Pilipino? Kasi sa totoo lang, ang kultura ng mga Pilipino ay mahilig sila sa sabi-sabi. Madali silang maniwala sa mga ipinapasang impormasyon sa kanila na wala namang basehan, ay patuloy na nabubuhay siya. Tulad na lang ng mga pamahiin, di ba, na patuloy na ginagawa ng mga Gen Z ngayon na kung saan wala namang basis kung may scientific claim ba itong mga pamahiin na ito. Siguro ganun din yung tinatawag na kwento ni Ms. Maningning na nagpaparamdam sa nursing building. Siguro kailangan nating malaman kung ito ba talaga ay mayroon siyang group or meron ba siyang
ebidensya na kung siya ba talaga yon, at saka yung way kung paano dinidescribe kung paano siya nang pakamatay, na pasa-pasa until sa henerasyon ngayon, no? Na kung saan kung ikaw yung apektadong pamilya, napaka-unfair naman para sa kanila na marinig mo yung iba't ibang kwento na kung saan dahil sa tinatawag na kultura ng mga Pilipino na madaling maniwala sa mga sabi-sabi, madaling i-apply yung mga sinasabi na wala namang basihan, I think siguro yun ang kailangan natin tignan. Bakit naman po sa tingin niyo ay importante mapag-usapan yung ganitong klaseng documentary? Siguro yun nga. Kailangan natin itong mapag-usapan kasi may mga bagay kasi dapat na maipaliwanag sa bawat Pilipino. No, lalo na kayong mga estudyante na sabi nga nila kayo ang future ng bansa, no? Mga kabataan. Pero siguro it's a time na yung mga kultura ng pasa-pasa, ng mga sinasabi, mga istorya, ay siguro sa inyo, sa henerasyon nyo, ay siguro mas magandang matuldukan na siya. Para, kumbaga nga ay malaman kung ano ba talaga yung katotohanan. Kasi ang nangyayari, kung ang mga impormasyon ay pasa-pasa na lamang, dagdag bawas, hindi talaga natin nakikita yung katotohanan. And I think yun yung punto dyan na kailangan bago tayo magpasa ng impormasyon ay meron tayong konkretong ebidensya. Yun lamang po sir, maraming pong salamat. Thank you rin po. Maraming salamat. Thank you sir. Ang mga istorya na gaya ng kwento ni Maning Miklat ay ang klase ng istorya na paniwalaan mo man o hindi. May bahid man ng katotohanan o bunga lamang ng malikhaing pag-iisip ng mga tao, hindi maitatanggi na ang mga paniniwalang ito ay nakaukit na sa kasaysayan at kultura ng universidad. Meron din kaming nakausap na isa sa baguhang tauhan ng FEU. Nakwento niya na habang siya ay nasa tungkulin niya sa paglilinis sa auditorium building ay para bang may sumisitsit sa kanya at hindi ito nagpapakita. Pero nagtataka din siya sapagkat walang tao sa gusaling iyon na pinaglilinisan niya dahil wala lang mga estudyante sa mga oras na iyon. At sa paulit-ulit nitong ginagawa ay para bang natutuwa itong paglaruan siya. At hindi lang iyon ang kwento niya. May nabanggit din siya na para bang may tumutugtog ng isang piano sa kaparehas na building din na iyon. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung saan nanggaling ang mga ingay na naririnig. Pero kahit na may konting takot siya na naramdaman, patuloy pa rin siya nagsisilbi sa universidad na ito. Isa sa nakalap naming kwento ay ang kwento ni Ate Emma. Si Ate Emma ay isang dekada nang nagtatrabaho sa Universidad ng FEU o Far Eastern University. Sa tagal niyang janitress sa universidad, sa gusaling science building anya niya nararamdaman ang presensya ng mag-ina na hindi nakikita ng normal na tao. Ayon pa kay Ate Emma, nakita niya ang mag-ina sa gusali ng science building na waring kanyang naihahatala ang itsura at pagkataon ng mga ito. Sa pakiramdam ni Ate Emma, ay waring may nakamasid sa kanya habang siya ay naglilinis sa gusaling iyon. Sa palagay ni Ate Emma, ang edad ng mag-ina ay 30 pataas at ang bata naman ay 7 taong gulang. Ngunit sa tagal ng panahon na ni Ate Emma na nagtatrabaho sa gusali, siya ay nasanay na sa hindi nakikita ng iba o sa madaling salita, mga espiritu na gumagala sa lugar. Ayon pa sa kwento ni Ate Emma,
na sa kanyang nadinig noong siya ay bago pa lamang noon sa FEU na ang ilang gusali sa naturang lugar ay dati umanong ospital, morgue at crematory. Isa na rito ang gusali kung saan nakadestino si Ate Emma sa science building na isang morgue noong unang panahon. Matagal na si Ate Emma sa universidad bilang janitress, ngunit may pagkakataon pa rin na takot at kabado pa rin siya sa mga gusali. Hindi maiwasan ni Ate Emma na matakot sapagkat nararamdaman niya ang iilang mga pagpaparamdam sa gusali. Pero ayon niya o ayon kay Ate Emma, hindi naman ito nananakit, nangiistorbo o nanggagambala. Si Ate Emma lamang ang nagbigay ng kanyang pahayag ukol sa ganitong usapin sapagkat ang iilan ay ilag pa rin sa mga ganitong usapan dahil na lamang sa mga bumabalot na takot. Bagabag pa rin sa pandinig ng iilan ang iba't ibang kwentong kababalaghan sa universidad sapagkat ang iilan ay takot o duwag. Ito ay napagsalin-salin ng kwento o maaaring ito ay totoo o gawa-gawa na lamang. Totoo man o hindi, nararapat pa rin tayong magbigay ng respeto sa mga kaluluwang naninirahan sa mga gusali ng universidad. Sila ay matatagal na sa iba't ibang gusali kaya nararapat tayong magbigay respeto sa kanila. Mga kwento at paniniwala na mula pa sa mga nagdaang henerasyon na hawak ngayon ang kasalukuyan at maipapasa pa sa susunod pang henerasyon. Ako si JC Gregorio at ito ang Horrors in the Happy Halls.